isang masayang pagbabalik mga kaibigan. Ito, isa na namang masarap na menu na aking sa-serve sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para una ka sa makakapanood sa mga bagong video na aking pang mga i-upload sa mga susunod. Mega love shoutout nga pala sa mga kaibigan natin na sumusubaybay at nanonood sa aking mga videos. Lalo na ang mga kaibigan natin sa Hong Kong, Indonesia, Philippines, Malaysia at iba pang mga bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. O siya, umpisa na natin. Una, kailangan meron tayong bawang sibuyas at luya. Ayan, tibigin muna natin ang mga bawang at hiwa-hiwaing maliliit. At ngayon, nahiwa na ang ating mga bawang. Isunod na naman natin hiwa-hiwain ang ating sibuyas. Ayan, ganyan lamang ang pag-iwa ng ating sibuyas. And then, isunod natin ang ating luya. Huwag na nating balatan, diretso na nating tatarin ang luya. Ayan, ready na ang ating bawang, sibuyas at luya. At ngayon, meron akong natitirang spring onions dito. So, ito na ang gagamitin natin para pang topping sa ating lulutuing pusit. Ayan, bago natin hiwain ang ating spring onion, siguro din natin malinis ito. Ayan, ready na lahat. So, umpisa na natin ang pagluluto. Una, lininis ko muna ang mga pusit, tinanggalan ko ng lamang loob at hinugasang mabuti. At sabay nagpakulo ako ng tubig para isok ang ating mga pusit. Ayan, hanguin na natin ang ating mga pusit. Ngayon, nahango na ang ating mga pusit. I-prepare na naman natin ang iba pang mga ingredients na ating panggagamitin. Ayan, ito ang mga ingredients pa natin mga gagamitin. Meron tayong chicken powder. Meron tayong asin. Meron tayong ajinomoto, pampalasa. Meron tayong oil. At meron tayong laurel. Ayan, buksan muna natin ang kalan. At ilagay na natin ang ating mahiwagang acerola. At lagyan natin ng mantika or butter. Pwede pong gamitin yan. Initin muna natin ang ating mantika bago natin ilagay ang ating mga bawang. Simulan na natin ang pagigisa. Unahin muna natin ang bawang. Haluin lamang mabuti para lumabas ang bango ng ating mga bawang. At isunod natin ang ating sibuyas. Ayan, halu-haluin lang ang maigi. Ngayon, nag-isa na ang ating bawang at sibuyas. Pwede na natin isunod ang ating mga tinadtad na luya. Ayan, ang bango. Binisa pa lang yan, ulam na. Sabay na rin natin ang ating laurel sa pag-isa.
umpisa na ang ating mga naunang sangkap, pwede na natin isunod ang ating pusit. Ayan, ilagay na natin ang pusit. Haluhaluin lamang maigi ang ating ginisa para lalong manuot ang lasa sa mga pusit. At ngayon nagisa na ang ating mga pusit at tiyak na wala na silang tubig, pwede na nating lagyan ng toyo. Ayan, lagyan natin ng toyo. At lagyan na rin natin ng paminta. At isabay na rin natin ang ating mga pampalasa, konting asin at konting bechin. Ayan o, diba ang ganda ng kulay ng ating mga pusit? Ganito ang gawin nyo sa pagluto ng pusit at siguradong wala siyang lansa. Ayan ang bango ng ating mga linulutong pusit. Ang bango, sarap! Dahil napakuluan na ang ating mga pusit, huwag na natin kailangan takpan para lalo silang matuyo. Tuloy lamang ang paghalo sa ating mga pusit. Ayan, malapit ang maluto mga kaibigan. At maya-maya lamang isi-serve ko na sa inyo ang ating menu for today. Ayan, ganito gawin nyo mga kaibigan sa mga pusit. At sigurado ako at nakakatiyak na wala talaga siyang lansa. Di ba ang pusit pag niluluto para kami naamoy na konting lansa? Pero pag ganito ang ginawa mo, wala kang maamoy dahil ang lahat ng katas ng mga pusit ay sumama na sa ating pinagkuluan kanina. Kaya mga kaibigan, itong gawin nyo sa mga pusit at siguradong masasarapan ka. Pwede ng pangulam, pwede ng pampulutan, at pwede ng pambaon.
dito nagtatapos ang ating munting palabas. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kaya huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe para mapanood mo pa ang mga bagong videos na aking pang mga i-upload sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!